Hello guys, magandang umaga sa inyong lahat. Welcome ulit sa aking vlog. Sa vlog na ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-duplicate ng susi. So ito yung susi na kukopyahin natin, ito yung i-duplicate natin. So ito yun guys, oh. So ganito yun guys. Kailangan tingnan na yung i-duplicate ating susi kahit anong hugis man yung ano, basta't magkakaparehas yung kanal dito, oh. O, pag tiningnan mo guys, oh, kanal, dalawang kanal, pag binaligtad mo naman yan ay isang kanal na lang dito. So ibig sabihin, kahit hindi pa siya nakakat yan, papasok yan. So kahit anong ano, hindi mo siya mabubuksan pero papasok yung susi, pero hindi lang mabubuksan. So ang gagawin natin ngayon, kukupyahin natin yung groove nito dito sa pamamagitan nitong k-duplicating machine natin. Para sa inyong kaalaman guys, ang pag-duplicate ng susi ay para lang itong cartograph. Itong key alignment guide bar naman, ito yung mag-guide ng posisyon sa paglalagyan ng pagkukupyahan at kupyahin na susi sa kaliwa at sa kanang clamp. Dito sa kaliwang clamp, dito natin ilalagay ang ating pagkukupyahan na susi at i-align mabuti gamit ang key alignment guide bar. Dito naman natin ilalagay sa kanan ang i-duplicate na susi at ganun din i-align maigi gamit ang key guide bar. Itong milling guide bar na ito, ito yung magdidikta mula sa kukupyahin ng ngitin na pagkukupyahan ng susi doon sa milling blade kung gaano kalalim o kababaw ang kanyang ikakat sa i-duplicate na susi. Paalala lang guys ha, para sa inyong safety, huwag niyong kalimutan magsuot ng goggles. Goggles, napakahalaga kasi may tatalsik ng mga ririta-riritasong bakal papasok sa mata niya. Nako, sigurado masisira mata. At ngayon, i-duplicate na natin ang susi. Paandarin na natin ang ating key duplicating machine. Ulitin natin ulit guys para sigurado tayo. Kung nagugustuhan niyo po itong tutorial video na ito, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at isama na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong kalukuhan, kaalaman na i-upload ko. Maraming salamat po.